Sa naman pong mapagpalang araw sa inyong lahat, purihin ng Diyos sa panibagong araw na ito at purihin ng Diyos sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verses 1 and 2. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Amen. Today, let me share to you this message that I entitled Faith in Action. Alamin muna natin ang ibig sabihin ng faith or pananalig. Yung Bible, especially sa Book of Hebrew, i-define niya yung faith sa pamamagitan ng salitang trust or confidence. Ibig sabihin, ang isang tao daw kapag siya ay may pagtitiwala sa Diyos, meron siyang pananalig. Dictionary defines also faith as complete trust or confidence in someone or something. Kapag ang isang tao ay nagtiwala or nag-rely sa kapwa niya o sa isang bagay, ibig sabihin meron siyang faith sa taong ito o sa bagay na ito. Araw-araw, kahit hindi natin napapansin, makikita natin yung pag-exercise ng faith. Halimbawa, yung mga anak sa kanilang mga magulang. Hindi sila nag-iisip ng kanilang kakainin o hindi sila nag-worry kung may kakainin ba sila. Basta alam nila sa oras ng kainan, merong ipapakain sa kanila yung mga magulang nila. Example po iyon. Kahit yung simpleng pag-upo natin sa upuan na tayo ay payapa, yung pagsakay natin sa sasakyan na payapa tayo at alam nating dadalhin tayo ng ligtas sa lugar na pupuntahan natin, yun po ay pag-exercise ng faith. Ibig sabihin, sa araw-araw po, nakakapag-exercise po tayo ng faith kahit sa mga simpleng mga bagay na ito. Now, it is important to a believer to exercise the same principle in his or her Christian life. Minsan nakakalungkot lamang po na kung ano yung laki ng confidence natin sa isang tao o sa isang bagay, siya namang liit ng confidence natin sa Diyos. Ibig sabihin, yung faith natin sa Panginoon. Kaya nga, kahit si Jesus sa kanyang mga disciples, sinabi niya, anong liit ng inyong pananalig? Paano ba nating masasabing maliit ang pananalig natin sa Diyos? Alam niyo, siguro when we started to worry, when we started to complain, when we started to rely on others, or sa sarili natin, kaysa sa Diyos, masasabi nating maliit ang ating pananalig sa Kanya. Whenever I hear or talk about this topic, yung faith, naalala ko yung isang story tungkol sa isang alagang aso. Normally, kapag ang isang aso ay nagugutom, tumatahol siya. Aw, 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 aw! Dahil gusto niyang kuhanin yung atensyon ng kanyang amo. Pero itong isang espesyal na alaga na ito, kapag siya ay nagugutom, alam niyo kung ano yung ginagawa niya. Pupunta siya doon sa tabi ng kanyang kakanan at mahihiga siya doon. Naghihintay siya ng buong tiyaga dahil alam niya na kapag nakita siya ng kanyang amo, bibigyan siya nito ng pagkain. Pero madalas, hindi tayo ganun eh. Kapag tayo ay nakakaramdam na ng gutom, ng takot, minsan nagsisimula na tayong mag-ingay, nagsisimula na tayong mag-complain, nagsisimula na tayong mag-blame. So ito po yung mga bagay na pagpapakita ng maliit na pananalig sa ating Diyos. Faith is confidence to God's promises. And this is really essential to all believers, especially to us leaders. Why? Because being a believer or being a Christian leader means God is entrusting to us something that could help others to draw near to Him or to draw near to God. Alam niyo, kung ang pagiging Kristiyano natin ay para lamang sa kaligtasan natin at walang pakinabang para sa iba, o walang hindi nakikita sa pang-araw-araw na buhay natin, hindi nagmamanifest, o hindi nakikita sa gawa natin. Sabi ni James, isinulat niya, ang pananampalataya daw na walang kalakip na gawa ay patay.
Maniwala tayo na may mga taong nangangailangan sa atin. May mga taong umaasa sa atin at may mga taong humuhugot ng lakas sa atin. Kaya kailangan nating panatilihin at mapalago ang pananalig natin sa Diyos upang sa gayon manatili yung ating lakas at sa gayon din may mahugot na lakas sa atin yung mga mahihina at walang lakas. Alam nyo, yung mga taong ito na nakapaligid sa atin, maaaring ito ay pamilya natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, mga taong mahalaga sa atin, mga church members, mga cell members natin, mga kasama sa trabaho, sila yung mga tao na araw-araw ay nakamasid sa atin. Hindi natin alam, ginagawa nila tayong inspirasyon. Whether we believe it or not, meron talagang mga taong nakatingin sa atin at ginagawa nila tayong inspirasyon o parang vitamin sa araw-araw. That's why I said it is essential for us to maintain our faith, our confidence to God. Aside from this very important reason na mahalaga ito sa atin dahil personal na kailangan natin yung pananalig sa Diyos, may mga taong umaasa sa atin, faith is essential to us because by this, God will commend us. O, dito tayo kalulugdan ng Diyos. Our goal is to please God in everything. It is Apostle Paul that said, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God." Alam nyo, yung mga lingkod ng Diyos noong una, meron silang kanilang paraan para ma-please ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga ability. Pero, merong common denominator yung mga lingkod ng Diyos na ito, si Abel, si Enoch, si Noah, si Moses, si Abraham, si David, si Daniel, at marami pang iba, bakit sila kinalugdan ng Diyos? Ito po yung pananalig nila sa Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 6, "And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Maraming pamamaraan tayo kung paano natin ginagawa para ma-please natin ang Panginoon. Maaaring sa paggawa ng devotion natin sa araw-araw, maaaring sa pagtulong natin sa iba, maaaring sa pag-awit natin sa Panginoon or pagbibigay ng talents natin, pag-offer ng talents natin, ng time natin, sa pagkakaloob sa church. Pero kung hindi natin sasamahan ng pananalig yung ginagawang ito, hindi ito magiging kalugod-lugod sa Panginoon. We can do many things to achieve our goal to please God. Pero sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. Kaya nga, di ba, for example, tayo ay nag-offer kay Lord, pero meron tayong agam-agam, meron tayong takot, hindi ito nakakalugod kay Lord. Pero kung ito, i-offer natin kay Lord, masaya tayo, at umaasa tayo sa mga pangako niya na ibabalik niya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw, at pagpapalain niya ang mga gawa ng ating mga kamay, ito po yung nakakalugod sa ating Panginoon. Alam niyo po, our faith is being challenged by our situation today. It is being tested. Nawa sa panahon ngayon, maging katulad tayo nung espesyal na alaga na matyagang naghihintay at nagtitiwala sa kanyang amo. Nawa, kahit anumang sitwasyon ay magtiwala pa rin tayo sa Diyos at hindi mabawasan ang confidence natin sa Kanya, lalong-lalo na sa pangako niya sa atin. Higit sa lahat, kailangan natin ito at ng mga taong umaasa sa atin. Panatilihin po natin ang ating pananalig, i-exercise po natin ang ating faith, hindi lamang po sa mga tao o sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Higit sa lahat, i-exercise po natin ang faith po natin sa Panginoon. Ito po yung faith in action. Purihin po ang Diyos.